Okay, so kung halimbawa po is tapos na kayo, so gawin niyo lamang po is i-highlight niyo lamang po yan. And then kung halimbawa gusto mong medyo i-edit siya, pwede mo siyang, ayan po. Okay, pwede mo siyang i-rotate. Kaya mo naman siyang i-rotate. Okay, pwede mo siyang i-up. Okay, so click mo lamang po sa inyong mga computers yung control and then arrow up or arrow down kung gusto mo pababa or arrow up. Pwede arrow left or arrow right. Next is, halimbawa po, ayaw mong isama yung block number 2 sa inyong pagsasave. Yung block number 2, click mo lamang po yung delete block. So, ayan po ano. Okay, pagtapos na kayo, i-click mo lamang po yung save. Okay? So, ayan. By the way, ito po example lamang. So, syempre, pag gagawa kayo ng infographic, yun pong maganda. So, kasi tinuro ko lamang po is kung paano po siya gamitin. Okay, kaya kung papansin nyo, very simple lamang siya. Kasi kung ituturo mo kung gagawa ko mismo ng infographic dito, so hindi nyo siya ma-explore, di ba? So much better kung kayo na po mismo ang gagawa ng sarili ninyong infographic. So yan nga po, na-save ko na. So para po siya ay ma-download na po, click nyo lamang po yung download or downloads and then na po siya as PNG, yung kanyang file format. So, ayan po. And then quality, kung gusto mo mas mataas ang quality, click medium. Pero okay lang sa inyo, normal na lamang. Yung sufficient lamang na quality. And then, wag nyo na pong i-download as blocks kasi pag kalipot po yung download as blocks na yan, maghihiwalay-hiwalay po yung bawat block. Okay, hindi siya magkakasama ng isang buo. So, ayan po, ano, mahahati-hati. Kaya better na naku-off lamang po yan. And then, download as PNG. Okay? So, pag download na as PNG, so, antay nyo lamang po na mag-download siya. Ayan po. And then, tingnan nyo lamang po sa inyong mga downloads folder kung ano po yung magiging output niya. So, tara, tingnan natin. So, ayan na po yung magiging itsura niya. Okay? So, ito na po yung magiging itsura pag dinownload na po yung inyong pong infographic, ano po, gamit po yung PictoChart. Kung papansin nyo, meron siyang watermark ng PictoChart. So, ganito, pag halimbawa po kasi is, yan po hindi naka-download as blocks, kaya isang buo siya. Ngayon, kung halimbawa naman is, tawag dito, yung maraming blocks yung ginawa nyo, bawa dalawang blocks or three blocks, mahati-hati sa tatlong blocks. Okay? So, kung halimbawa naman gusto mo isang buo, naka-off lamang po yung download as blocks. Pero kung gusto mo mahati-hati siya, yung bawat block na gawin mo, naka-on yung download as blocks. Okay? Okay, so ayan na po. Ito na po yung ating nagawang paano gamitin itong PictoChart. Uulitin ko, hindi po ganito exact, hindi po ganito yung gagawin ninyo na example ha. So syempre dapat mas magandang infographic po yung inyo pong gagawin. So tulad po nitong aking ipapakita sa inyo. Okay, so para mga ganyan dapat ha, paggagawa kayo ng infographic ninyo. So, dapat po is, okay naman na simple lang. Okay, basta yung graphics na inyong gagawin is may information na kaakibat. Hindi pa rin basta maganda lang yung design. Wala naman akong information na makikita. Dapat meron. Para mga ganyan. Okay? So, syempre, alam ko na magkakayahan yun. Pero, yung simple lamang kaya nyo. Kung baga hindi yung eksakto mga ganyan. Hindi naman literal eksakto mga ganito ha. Kung lamang po yung kaya ninyo. Pero, syempre, dapat meron ding information na nakaakibat doon sa inyong graphical interface. Kaya nga po, infographic ang tawag dyan. Okay po. So, yun po. And then, so, ayan nga po. Nagbalik na po tayo sa ating PictoChart.com. So, halimbawa, paano ba siya makikita sa inyong mga dashboard? So, click nyo lamang po itong part na to. So, PictoChart po. Dashboard. So, naandyan po sa dashboard yung mga ginawa niyong PictoChart.
Ito yung una kong ginawa. Okay? Tapos na naman po yung pangalawa. Kung halimbawa, hindi ka satisfied dun sa una mong ginawa, gusto mo siyang i-edit, i-click mo lamang po itong edit. Okay, kung hindi ka patapos sa ginagawa mo, pwede mo halimbawa, gumawa ka ngayon, tapos babalikan mo mamaya. So, save mo lamang po, ipunta ang dashboard, and then, click mo lamang po itong iyong ginawa. Gusto mo siyang edit, pwede pa naman. Okay, pwede mo siyang balikan pa. Okay, so punta ka lamang po ng dashboard. Ayan. Okay, nakukuha ba? So, ganyan lamang po yung paggawa ng infographic gamit po ang PictoChart. Ulitin po ha, example lamang po yung mga pinakita ko kung paano gawin yung infographic gamit ang PictoChart. Pero hindi eksaktong ganyan yung gagawin nyo ng mga designs ha. So, syempre dapat yung mas maganda dyan kasi demo lang naman yung ginawa ko for example purposes lamang. Okay po. So, malinaw po yun ha. So, halimbawa tapos na kayo. Click mo lamang po ito, pangalan nyo, and then click sign up. So, yun lamang po. And hanggang sa muli, sana po meron kayong matutunan sa araw. Thank you and maraming salamat. Okay? So, thank you.